Yung aso nyo ba ay mahilig manghila? Large breed at medium breed pero hindi nyo mailakad. Malakas at hindi mailakad ng maayos. Nanghahabol ng pusa o maliit ng aso sa may daanan. Yung video na ito ay para po talaga sa inyo. I-share ko po sa inyo kung ano po yung experience ko at paano kung matitame ng maayos yung aso ko pagdating sa daan. Lahat ng aso nagsisimula sa part na ganito. Mas madali silang turuang tumakbo pero mahirap silang turuang maglakad. Makikita nyo po sa video na ito yung aso ko kung gaano kakulit, gaano po siya manghila, gaano mandamba, at kung gaano siya kalakas manghila pagdating sa kalsada. Hindi po siya mahawakan ng pamangkin ko, ng misis ko, at ng kahit sinong maliliit na bata sa bahay. Kaya gumawa ako ng paraan at naghanap ako kung anong pwede kong magawa para at least mahawakan siya ng misis ko pag nilalakad sa daan ng maayos, nang hindi ka napapawisan, hindi ka nahihirapan, naglalakad kayo ng maayos. So papakita ko po sa inyo sa video kung gaano siya kakulit. Yan po siya, parang baliw kong mga galaw-galaw. Sobrang likot. Hindi mo mapigilan. Parang nakawala sa hawla. So nakita nyo po kung gaano siya kakulit. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano itali yung correction leash sa aso ko. Yung kakulitan po niyan is mawawala kahit isang daliri lang yung hawak mo. Hindi po siya makawala at maikokorek mo siya ng maayos. Pati yung misis ko, kayang-kaya niyan dalhin sa daan nang walang kapagod-pagod at sumusunod lang yung aso. Magnus! B! Hello! Magnus! B! Magnus! Come! Hi! So ito po yung leash, yung hawak ko. Ito po yung leash na gamit ko sa kanya nung maliit pa. So pwede natin siyang gamitin para mag-correct ng mga bad habits niya pagdating sa daan. And later on, ilalakad natin siya ng maayos at hindi sa gabal, hindi ka mahirapan. So iikot nyo lang po siya sa bibig ng aso, katulad nito, in slow motion po. Pagkatapos po, kailangan naka-expose sa may baba. At i-connect nyo po siya sa may taas. So, mag-deserve po yan as connection po, yun sa taas. Pag hinila nyo po yan pataas, is hihigpit siya ng konti. So, mararamdaman niya na pag hinihila, mali po yun. Pag umatra siya, correct yun kasi luluwag. Parang choker style rin po siya, pero nakaikot lang sa bibig ng aso. So ayan po, every time na mag-move forward siya, hihilain ko lang po siya. Yung hila is hindi papunta po sa likod, kundi paangat. So malalaman niya na mali yung ginagawa niya. Yan. Hihilain ko lang po siya, and then atras siya, luluwagan ko. Correction po. Tingnan niyo po, hindi na po siya makatakbo. At nagiging mabait siya kahit may distraction, katulad niyan yung isang aso. Hindi niya na po hahabulin. So try pa po natin. At mamaya papahawakan ko po sa misis ko, papakita ko sa inyo na kayang-kaya siyang hawakan kahit babae. Hindi siya makakatakbo ng mabilis. Basta tama lang yung pag-correct niyo po. Once na mag-attempt siya na tatakbo pa harap, hilahin niyo lang po pataas. So ito po yung another video
yung misis ko po yung mahihawak niyan, and sumusunod lang po siya sa kahit anong direction na gusto ng misis ko ipagawa sa kanya. So sana po makatulong tong video po na mailakad nyo ng maayos yung mga large breed and medium breeds nyo po na aso nang hindi kayo nahihirapan. And thank you po. Sana po huwag nyo pong kalimutan i-subscribe yung channel ko at nakatulong ko sa inyo yung video. May distraction po sa likod. And then, tingnan natin kung ano mangyayari pag meron ring distraction sa harap. Kaya pa bang kontrolin ng misis ko o hindi po? So ayan po, nadidistract po siya, pero once na kinokorek siya ng misis ko, nawawala po yung pagka-distract niya, and then hindi na po siya ganun kagalaw at ganun kalakas humila. So ganito po siya kalakas manghila dati nung wala pa yung correction leash, and then ganito po siya mamaya ka-behave once na nilalakad po. So this is J-LAZ and the Doberman po. Sana po nakatulong yung video ko po sa inyo, and thank you po.